Ito. Naalala nyo, last week, meron tayong pinakitang galong-galon ng gasol, di umano. O, sinasabi nila kung ano man yan. Yung pala, lambanog. Wow! O, anong pa-effect yan? Bakit lambanog? Mamaya, explain natin, ha? Parang may naamoy, palusot na naman ako rito, ha? Lambanog daw yan, o, pang-inuman. O, sige. Diretso natin. Mamaya po, ha? Abangan po ninyo, ha? Mamaya konti, papakita ko sa inyo yung video ng diskuhan dyan sa Bucor. O, ha? Di umano, may diskuhan na namang. Ngayong July lang po ito. O, mamaya po, ipakita natin, ha? Ang galon-galon na inakala mga produktong petrolyo na nasamsam sa Oplan Greyhound ang Bucor sa New Bilibid Prisons, na-discovering mga lambanog pala. Ako. Hanggat mga kalusot, pinagbawal ang alak. Ah, ngayon naman, ang ginamit, yung yeast, yung paggawa ng tinapay. So, may style. Ewan ko, ha? Iba ang dating sa akin yan, ha? Lambanog, hindi naman pala daw ito mga kung gasolina. Eh, ito daw ay lambanog. Anong pa-effect yan? Kasi galing daw sa yeast. O sa madaling salita, sa loob lang binuo. Hindi nakalusot. Ganun po ang gustong parating yan. Ganun ang datingan po niyan eh. Pinalusot. Hindi yan pinalusot na parang gasolina, pinalusot. Hindi sila tatanga-tanga. Ika nga. Hindi nila pinalusot. From yeast. So siguro gumagawa ng tinapay. Hindi ko alam paano panggawa niyang lambanog na yan, no? Pero sabi niya, no, from yeast. Ginawang lambanog. Hindi natin masabi. Maraming salamat, Lovely Shane, ha, sa kusang loob. Thank you po sa pag-sponsor. Again, Lovely Shane. Palusot ata ang datingan ni ito si Katapang, eh, ha? Na hindi na naman sila damay dyan kasi sa loob ginawa. Legal naman yung yeast, di ba? Ewan ko sa iyo. Ginawa naman ang lambanog. Naglilinis ng kamay. Tama po kayo. Naglilinis na naman ng kamay. Parang yung baril, may nagbarilan. Sasabihin naman ito si Angelina kung hindi ba naman siya 1,000 isang tuwa. Dati na daw baril yun. Inaamag na nga. Tinan mong palusot ng bobong na yan. Paano? Ganyan sila magpalusot eh. Ibig sabihin, hindi nila kasalanan. Naguhugas ng kamay. Hindi nila kasalanan bakit may nagbarilan. Dahil matagal na. Hindi, mali pa rin kayo. Kaya matagal na yan o hindi, dapat na kayo na nakaupo na check up nyo yan. Anong silbi nyo dyan? Ganun dito sa yeast na ito. Sasabihin naman nila, hindi yan na ipasok na gasolina, lambanog yan, ginawa lang sa loob. Hindi naman kontrabando ang yeast. Teka muna, Katapang, wala din kayong silbi. Kaya sa loob, kaya sa labas ginawa yan, paano nyo hindi nahuhuli? Amoy pa lang ng lambanog, umaalingasaw na. Mahahalata nyo naman kung nalalasing ang mga tao dyan. Anong silbi nyo? Di ba? At saka, bakit kung kailang may bulilyaso kayo saka naglalabasan niyang ganyan? Kama rin sa mga nakumpiska ang mga inaalaga ang kalapati ng mga PDL. Sinasana yung kalapati nandun sa hawla. Pag bumisita yung kamag-anak, no, lalagyan kung ano-ano mga epektos o pera. O, siyempre, yung kalapati, uuwi yun. Isa na naman, lusot na naman sila. Ibig sabihin, yung kontrabando, yung pulburon, yung pulbos, yung pera, hindi dumaan sa gate. Hindi dumaan sa mga security nila. Dumaan sa kalapati. So, anong ibig sabihin yan? Sa madaling salita, si Poncho Pilato. Ano yun? Hugas kamay. Hindi ka namin kasalanan yan. Kasi kalapati nagdadala. Nagdadala ng pulbos. Naku naman Katapang. Oo, alam natin nangyayari yan. Pero alam mo, eto ha, i-observe. Wala silang ginawang inangking kamalian. Never kayong umangkin ng kamalian. Puro kayo excuses. Puro kayo turo, puro kayo bantag, puro kayo excuses, puro kayo turo, puro kayo bantag, puro kayo excuses, puro kayo turo, puro kayo bantag.
Wala kayong ginagawa. Anong klaseng leader kayo? Kung walang nangyayari dyan sa loob, tapos lahat paninisi kayo. Anong silbi nyo dyan? Pare-parehas kayo ng liderato ngayon. Wala kayong sense of responsibility. Wala kayong responsibilidad nyo yan bilang a leader. Kaya po mahirap maging leader, ha? Ang leader po, pag lumubog ang barko, kasalanan ng leader. Pero pagka maganda, ang layag ng barko, ang papuri sa mga miyembro. Ganun po ang tunay na leader. Kayo, wala kayong ginawa kung hindi turo, sisi. Hugas kamay. Kayong dalawa ni Angelina, lagi na lang kayong malinis. Hanggat maililipat nyo sa iba, ililipat ninyo. Ba't ba tayo maglalagay dyan kung maglilinis lang din na maglilinis? Alam mo, ang tao na hindi titingin sa sarili para ayusin, walang mararating. Yung bukor na yan, walang mararating yan. Kasi lahat ng gagawin nila for 6 years, magturo. Wala na pong mangyayari dyan. Tama, maniwala kayo. Ngayon lang yan, magaganyang-ganyang, bali-balita. Pag namatay yung balita, balik na naman sa dati. Bakit? Alam mo kung bakit? Kasi ang kanilang nais, ang kanilang goal ay maituro sa ibang tao yung kapalpakan diyan. Tapos pag may maganda, grab. Pag pangit, pasa. Pag may maganda, grab. Pag ganun po ang liderato, kahit saan kayo tumingin, kaysa Bucor, kaysa bansa, kaysa sa kumpanya, yung mga yan, walang tindig yan. Hindi aayos dyan. Kasi mga duwag yung mga yan eh. Hindi sila marunong tumingin ng responsibilidad. Puro pasa lang ang alam ng mga yan. Babalik doon sa pugad. Kasunod ang pagkakadiskubre ng... Ano yan, mga yan? Huwag mo sabihin, sa loob lang ginawa. Ligtas na naman kayo. At takot-takot na kontrabando, 100 Bucor personnel kabilang ang 20 opisyal ang inalis muna sa pwesto. Yung mga matitigas ang ulo talaga, scalawags ng tawag ko dyan eh. Hindi na empleyado eh. Sinabi yan. Tinanggal daw yung mga scalawags, hindi mga empleyado. Katapang, kapal ng muka. Tatanggalin mo yung mga tao dyan, eh, ikaw ang bossing dyan, ikaw ang DJ dyan. Kung ikaw ay merong delikadesa, ha? Being a leader, being the leader, kung talagang may tunay kang pagmamahal din sa investigasyon, dapat ikaw ang nauunang nagre-resign. Ipakita mo. Eh, pares kayong kapit tuko ng amo mo eh. Nakatapang sa cataract screening and operation ng ilang mga PDL sa Maynila kanina. Kasama nga ang kalusugan at pagkain ng mga PDL sa inaasikaso ngayon ng Bucor, lalo't pinuna ito sa audit report ng COA. Nagtitiis raw sa 70 pesos na meal allowance bawat PDL para sa 3 beses na pagkain sa isang araw. Pinuna na nga ng COA na hindi raw nasusunod ang mga nakasaad sa Food Subsistence Agreement. Kaya hindi raw naaabot ang tinakdang 2,000 kilocalories per meal. Inaksyon na rin daw ni Katapang ang sinabi ng COA na delayed procurement sa mga gamot, medical at dental supplies, maski ang 1 bilyong halaga ng mga pagpapatayo ng gusali sa iba't ibang kulungan sa bansa na subject ng plunder case na inihain nila laban kay dating Bucor Chief Gerald Bantag. Yo! Bantag! Dali ka na naman! Lintsak talaga ito. Ito ha, simple lang. Kahit sa magbabarkada, kahit sa kumpanya, pag ganito leader, wala talaga mangyayari. Ito, payo ko ha, kung meron mga ilan-ilan na kabataan na nanonood ng live ko,
doon sa mga bagong graduate, doon sa mga magsa-start pa lang ng kanilang career, mag-invest po kayo. Ito ha. Itong nakita kong medyo nagkamali akong konti eh. Mag-invest po kayo. Di baling maliit ang sahod. Kung gusto nyo maging empleyado, punta po kayo sa kumpanya na may magaling na leadership. Kasi you will learn a lot from that leader, kung sino man na magiging boss. Get a mentor. Get a boss, get a mentor. Napaka-importante niyan. Jose Habagat, maraming salamat po sa kusang loob. Ha? Thank you po sa pag-sponsor ng live ko ngayon. Thank you muli, Jose Habagat. Thank you po. Kung kayo naman ay magne-negosyo at starting pa lang kayo, invest time, invest energy, magkaroon kayo ng mentor. Magkaroon kayo ng magandang boss, magkaroon kayo ng magandang partner, hindi baling palugi, ang importante natututo ka. Get someone that you will learn. Importante dito, yung may paninindigan, may responsibilidad. Kung ako bibigyan ko kayo ng payo, get a boss exactly the opposite of katapang. Huwag kayong kukuha ng boss, ng partner, or ng mentor na ang alam ay puro turo. Kasi makukuha nyo yan. At instead na gumagawa kayo ng paraan to improve yourself, hindi mo i-improve yourself, hindi mo i-improve yung sarili mo. Ang mai-improve mo ay pagiging marites. Matututo kang maghanap ng butas ng ibang tao. At pag yan nakuna mo, especially kung fresh grad ka o first time mo magninegosyo o mag-iempleyado, at yan ang nakuha mo, dadalahin mo yan hanggang pagtanda. Katulad nito, matanda na. Ganyan pa rin. Bantag pa rin ang bantag. Ay, may isipin mo ang daming bulilyaso sa Bucor. Ang dami nilang kapalpakan dyan. Bantag pa rin ang bantag. Kaya huwag kayong kukuha ng ganitong boss. Kasi pag nakakuha ka dyan, mapapansin mo, 20 ka. Pagdating mo ng 60, masasabi mo, parang ako yung boss ko. Ha. Ano? Turo. Yun kasi natutunan mo. Yun ang natutunan mo sa boss mo. At yan po ay sakit na ng Pilipinas. Kada palit ng gobyerno, kada palit ng liderato sa ahensya, wala nang gagawin kung hindi manisi ng manisi. Instead na maghanap ng paraan, turo ng turo, ayan o, bantag na naman. Hello? Ang dami niyong negosyo sa loob. Sumimbulat nung ano? Lahat ng pinagkakakitaan dyan, pati GCash. May droga pa nga dyan sa loob. Instead na kung ano-anong inaasikaso nyo dyan patungkol kay bantag, asikasuhin mo yung droga, anong nangyayari? Yung mga Pilipino talaga, oh, hilig sa ano. Kaya hindi nag-i-improve eh. Alam mo na i-improve sa Pilipinas, ano? Sa mga Pilipino, politiko. Ano? Palakasan ng kapit. Kapit dito, sip-sip dito, sip-sip doon. Kaya nangyayari sa atin, utu-uto na entitled, na parang langaw na lagi nakatungtong sa kalabaw. Pero if tingnan nyo yung kanilang natutunan, wala. Kaya sakit ng Pilipino ang pagiging entitled eh. Dahil ang alam lang, kumapit kung kaninong Poncho Pilato, sumipsip. Pero pagdating talaga sa leadership, alang binatbat. Para sa GMA Integrated News, Sanimar. Next tayo. Okay pa rin sa pagpatay kay Gem Boy,
sinibakda sa pwestong iba pang tauhan ng Navotas Police Substation 4. Pinasisilip na rin ng ilang mambabata sa mga dapat baguhin sa protocol ng mga police operation nasa frontline. Ito hindi natin na-discuss to. Ito'y last week pa eh. Yung tungkol dun sa napatay na si Jemboy. Alam mo, meron lang akong gustong i-comment dito kasi meron kasing ibang mga politiko na medyo pumapapel dito sa part na to. Pero ang maganda talagang ginawa dito ni PNP Chief Acorda, sinibak niya ho yung mga pulis na yon at kinasuhan. Okay? Linawin nun natin ha. Ang unang step lang ay sinibak. Hindi pa ho yung step na kakasuhan. Iba pa ho yung usapin ng kakasuhan. Okay? Ang sinasabi lang dito, sinibak agad-agad para syempre mawala muna sila ng una, mawalan sila ng authority at the same time mabawi yung mga baril sa kanila. Pero yun ang unang ginawa at yun ang ginawa ni PNP Chief Acorda. Ang balitang yan, si Elaine Fulgencio. I'm disappointed. Masakit sa akin bilang ama ng kapulisan. Every time na may nasasaktan na individual, common citizen natin, wherein it is our sworn duty to serve and protect yung citizenry. Tapos na-involve mismo yung ating kapulisan. Hindi lang publiko, kundi maging si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Ay dismayado rin daw sa kapalpakan ng mga pulis na bumaril at pumatay sa binatilyong si Jemboy Baltazar sa Navotas. Kagabi nga, bumisita ang PNP Chief sa burol ni Jemboy. Bukod sa pakikiramay, nangako rin siya ng hustisya sa mga kaanak ng biktima. Kung si Senador at dating PNP Chief... Alam mo, maganda kasi dito... Nirereklamo ng family ni Jemboy na bakit daw pinakawalan. Hindi ho. Inassure mismo ng ating PNP chief. Una-una sinibak pero alam ko nakakulong yung mga salarin na mga pulis. At yun eh, sinamahan pa nga nung district na nakakasakop yung pinakapinuno nila, sinamahan sa presinto para ipakita yung mga pulis na mga palpak. Okay? Yun po, sa akin lang, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo to, may mga palpak talagang pulis. Meron, no? Wag ho dating tanggalin yan. Ang importante naman po, ginagawa naman po ng PNP chief ang kanyang sinumpaang tungkulin na sisiguraduhin na yung mga palpak ay mananagot. At siya nga mismo personal. At yung kanyang pagpunta, yung sincerity ng kanyang pagpunta doon, hindi, alam mo yun yung hindi namumuliti ka. Kasi yung iba, alam mo kagad pag pumunta, may politika. Ito, napaka simpleng tao, napaka humble na tao to ni PNP Chief. Nakikita nyo naman sa kanyang aura Bato de la Rosa naman ang tatanungin, oras ng pag-aralan ang standard operating procedure sa mga police operation. Pinag-aaralan na rin ng senador kung magpapatawag siya ng pagdinig sa Senado tungkol sa nangyari. Magsasagawa naman ng sariling investigasyon ng Commission on Human Rights sa kaso ni Jemboy. Maliban po doon sa aming parallel investigation para makuha po namin yung kompletong picture dito po sa pangyayari, ang Commission on Human Rights ay nabibigay din po financial assistance sa mga tulad po nitong biktima ng human rights violation. Para maibalik ang tiwala ng publiko sa mga pulis, nirelieve sa pwesto ang lahat ng tauhan sa Navotas City Police Substation 4 sa ilalim. So, aside from hindi lang po yung mga suspect, pati ho yung entire nirelieve lahat. So, ganun po kaseryoso ang ating PNP chief. Sila sa komprehensibong retraining at refresher course. Sinampahan naman ng kaso ang 6 na nakakulong ngayong pulis na sangkot sa So, malinaw yan. Nirelieve lahat ng pulis. Tapos yung mga sangkot, sinampahan ang kaso. Marila, kabilang sa mga kinakaharap nila ang reckless imprudence resulting to homicide.
para tapusin ang dismissal proceedings. Hindi po bibigyan ng special treatment ito mga pulis na involved at wala pong mangyayaring whitewash ito. Dumalaw po yung ating Chief PNP kagabi sa Bohol at siya po mismo ang nag-assure sa pamilya na poproteksyonan po sila hanggang matapos po itong kaso na ito. At kung sakasakaling may magtatangkap hakas at magmanakot po sa kanila, ay ipag-alam kaagad kay Chief PNP para ito ay ma-actionan po kaagad. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio. Ayun. Alam mo, kaya ano ito eh, sa akin ha, napakagandang pangyayari ito na kung saan eh, ang ating PNP chief eh, personal ho niyang inaasikaso yung mga ganitong pangyayari ng mga palpak na pulis. Alam nyo, sana lang ako, humihingi ako ng patuloy na tulong sa ating PNP chief. Ipagpatuloy nyo po yung inyong ginagawang paglilinis sa kapulisan. Kung meron man dapat talagang i-priority ang ating gobyerno, ay yung paglilinis sa kapulisan. Marami ho talagang marami ho tayong mga nadumihang kapulisan dahil na siguro din nung mga nakaraang hindi ko naman sinasabi dahil kasalanan nung mga presidente, pero 'di ba naalala ninyo before PRRD napakababa ng kanilang sahod. At the same time, mababa na nga ang sahod nila, grabe pa ho ang minsan pananagutan nila. Ngayon, nung tinaas ni Pangulong Duterte ang mga sahod ng kapulisan, mga sundalo, mga uniform personnel, gumanda. Okay? Pero dahil nga po ngayon na yun doon sa MUP na binabalak nila na magko-contribute na yung mga pulis, marami na naman po sigurong magagalit na pulis dito. Pero gayunpaman, sa mga kapulisan na nanonood dito, mga kakilala natin na sinasabi, kasama niyo ako sa pakikipaglaban niyo sa MUP. Talagang babatikusin natin yan. Hindi ako papayag na hindi i-voice out ang mga damdamin ninyo patungkol ho dito dahil talagang mali. Sa akin, kung meron tayong dapat bawasan, ang daming dapat bawasan. Sabi nga, di ba, mismo si Mayor Magalong, ang dapat bawasan yung unwritten na pork barrel na iniba-iba ang pangalan. Isa yun. O aside from that, yung mga korupsyon sa mga departamento o mga proyekto na grabe ho ang taas ng kaltas ng mga nagpapasok sa bidding. Di ba ho? Yun yung mga dapat talagang gamitin na ng gobyerno para ho dito sa MUP. Dahil again, hindi po ordinaryo ang trabaho ng isang pulis. Kung yung mga justices nga natin eh, 'di ba? Kaya nga sinasabi nila, bakit kami lang mga pulis ang tinitingnan nyo at sinasabi ninyong hindi self-sustaining yung pension? Bakit yung mga justices din natin? Hindi naman nila sinasabing direkta yan, syempre, mahirap na. Kaya ako na nagsasabi. Ibig sabihin, hindi lang upang hindi unique yung ganong setup na hindi nagbibigay ng pension. Sa justice din, ganun din po sa ating pong mga korte. Anong ibig lang sabihin nun? Mali o miss yung commitment o sabihin na natin yung priority ng gobyerno na ito na gagastusin. Diba? Ang daming ginagastos na hindi naman kailangan. Ang daming, sabi ko nga yung Maharlika na lang . Yung Maharlika na yan, investment yan . Kung may sobra ka, okay ka mag-invest. Alam mo, meron akong kausap isang araw isang negosyante. Tinanong ko sa kanya kung paano ba dumiskarte, paano kayo maman, paano ganito. Itong negosyante to, galing itong, dati itong OFW, na yumaman, ngayon may mga pag-aari ng restaurant. Ayaman nung nahin ito ngayon. Isa sa mga sinabi nga niya, aside from mag-invest ka sa mga real estate, isa sa sinabi niya, ang sikreto ng buhay dapat i-invest mo yung pera mo pero hindi dapat lalagpas ng 50% ng iyong savings. Bilis kilos, salamat po. Alam niyo kung bakit? Kasi nga po, dapat meron ka pa rin savings. Ibig sabihin nun, may priority ka. Yung i-invest mo, yung sobra lang ika nga.
Yung 50% mo, kahit papaano, kaya kanyang ipa-hospital kung may nangyari sa'yo. Kaya kanyang, alam mo yun, for emergency, ika nga. Sa madaling salita, ang investment na salita ay para lang kung may sobra. Di ba ho? Ang problema, tayo mag-i-invest doon sa Maharlika Fund o na yan, eh hindi naman sobra ang pera natin. Sobra ang ninanakaw ng mga politiko. Pero yung pera natin hindi ho sobra. Sa katunayan, kulang-kulang pa nga po. Di ba? Eh huwag naman po natin isakripisyo ang ating mga pulis dahil ho, we demand so much from them. We demand so much from them. The fact nga eh, na isipin nyo to, di ba? Alam nyo ba na sa tanan ng buhay ko, isa lang ang lagi kong naaalala pagdating sa mga pulis natin. Kasi may mga kaibigan nga po tayo. Laging ano sila eh, it's either Pasko, wala sa pamilya, o New Year, wala sa pamilya. Ganun sila eh, di ba? Kasi nga po, eh, trabaho nila yan. And they cannot say no. At the same time, sabi ko nga sa mga to eh, kaya nga di ba na-chichismis minsan itong mga pulis matutulis daw. Kasi sa bawat kanilang pinagdedestinis, yung kanilang destinasyon o yung kanilang destino, eh may mga asawa daw. O jowa. Hindi ko masasabi lahat. Pero gayunpaman, eh kasi nga po, wala o silang ano. Pag sinabi ng ano, napolitika sila. Ayaw sa kanila nung kanilang chip. Di ba? Ilalakad. Ilipat to sa iba. Ayayari ka, di ba? Tama naman, di ba? Wala silang reklamo. Hindi pa pwede. Ganong kahirap ang maging isang pulis. So, sana lang po, eh, mapag-isip-isipan ng ating gobyerno uli na huwag na natin pakialaman yung pensyon. Ngayon, so far, parang tumahimik eh. Hindi ko alam kung yan ba'y pagtanggap na hindi na natin ipupush yan at tatahimik na lang para hindi naman pangit tingnan o ipupush pa rin nila. Di ba? Sana, maano lang. O, ito!